kapamilya. Hello friends, hello Philippines, hello world. Welcome to my YouTube channel. Sobrang init na. Nararamdaman ko na lang init. Naisip mo na ba kung saan ka magsasummer? Napapaisip ka ba kung saan ka pupunta? Naisipan mo na ba kung saan ka magbabakasyon? Nag-worry ka ba dahil wala kang budget? Dahil sa pandemic hindi ka makaalis? May natuklasan po tayo. Nandito tayo ngayon sa Bloom and Binom Sunflower Farm sa San Antonio, Zambales. So guys, pasukin na natin. So, hindi mo na kailangan pumunta ng Baguio o sa Tayog, Pangasinan. Napakalapit lang dito sa Norte. So, nandito tayo ngayon sa San Antonio, Zambales, kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na Bloom and Binom Sunflower Farm. Para tayo nasa probinsya pa. So, may papayos din eh. Guys, again, nandito po tayo sa Bloom and Binom Sunflower Farm dito sa San Antonio, Zambales. Tingnan nyo siya. Hindi ka nang namumulaklak ng mga kasi hindi pa nila season o kaya panahon.
na panahon na lang. Ang idea ko, pag yung blooming season nila, eh siguro mga bandang May. Kaya doon sila namumulaklak ng marami. Bumubuka ng maganda. Ngayon, nakikita nyo, hindi kaano. Kasi hindi po nila, hindi pa nila blooming. So, punta lang kayo dito. Mapakalapit lang. Hindi mo na kailangan mag-ibang lugar. Hindi naman masyadong magastos pumunta rin. Ang entrance nila dito is 25 pesos. May menu po sila, pagkakain po kayo dito. Wala na pong entrance. Depende na lang kung ano yung kakain. Guys, diretso na tayo sa kitchen nila. So, pasok na tayo sa cafe nila. So, meron sila ina-offer dito. Chili oil. Chili oil. 100 pesos. And then this one. Binibenta rin po ito. Wow, okay. Guys, nandito tayo sa Blood Sandy ng Sunflower Farm. Nandito yung isang staff nila. Saan ang pangalan nyo sa RJ po. Ano yung mga ino-offer nyo dito? Ang best seller po namin, pagdating naman po sa pasta is itong hub-hub po. Good for na po siya. From Pansit Lokban po siya. Tapos meron pa kami isang ino-offer sir ng Pansit Chami. May pagkasuto and spice naman po. Good for na rin po. From Lokban din po siya. From Lokban Quezon? Yes po. Ito yung specialty ng San Antonio, wala ba? Wala ko sa ngayon eh. Pero ang kondi sa San Antonio is mangga. Ay, mangga. Opo. Oo. May entrance po ba dito? As long as kakain po sila, wala po silang entrance. So, free entrance po tayo. Pero, kakain po kayo dito. Pero, pero affordable naman po yung mga pagkain po. Okay naman. And then, bakit parang hindi yata nag-bloom yung sunflower mo from here? Kasi yung nakaraan po, binagyo po kami. May tanim po yung nakaraan. Then, nung huling-huling bagyo na yung malakas, na-wash out po sila. Okay. Pero ngayon, may dine-develop po sa likod. Yung so, saan mga nagagaling mga sunflower mo? From Baguio po. From Baguio? Yes po. Ah, okay. Kunting tips lang po, sir. Paano ba itanim yung sunflower mo? Madali lang po mag-time. Pa, ano? So, kailangan, pag nagtatanim ka with love, syempre. Sa pag-bloom naman niya, minsan 30 days, ganun ba siya. So, may panahon, may ano po yung bloom ng sunflower? Yes po. Mga bulalaki lang dito, mga sunflower lang dito. Yes po. Okay. Kailan po nag-start po yung ano? Actually, sir, matagal na taon na po siya. Pero taon na po siya, pero na-lockdown. Nagsarado ka na. Kumusta naman po ang business sa ngayon? Okay naman. Dahil sa lockdown. Ongoing pa rin po. Malakas pa rin. Punta na po kayo dito. Malapit lang po dito, di ba? O, Barangay Luong, San Antonio, Zambales. So, Barangay Luong, San Antonio, Zambales. So, malapit sa May San Marcelino. Opo. Ang landmark po namin is yung may hanging, pag may hanging bridge po na nakita. Ayun na po yun. Dito. Opo. Thank you, sir. Thank you po. So, kain na po. Parang hindi yata bagay sa magkutsara ka dito. Kailangan makakamay ka. Kung magkakamay ka tayo. Pero nagugas na ako. Dahil na tayo. Sarap yung pagkain nila. Wala po na po yun. Yung kanin nila may kulay pero wala rin yung lasa. Yung insalada nila. Kakaiba. Ano pala siya? Papaya. Masarap naman. Yung salada mayroon siyang halong kamatis, litos, tsaka ilang sibuyas. Tsaka yung inihaw nila, mayroon siyang kamatis na kalaman, tsaka sibuyas. So, masarap siya. Tsaka may kumahal.
masarap. So, pwede na 150. Sarap kumain. Advice ko lang sa inyo mga guys, summer kasi ngayon, uminom tayo ng maraming tubig. Baka ma-dehydrate po kayo, lalong-lalo yung mga anak ninyo, mga bata. Drinks more on water. Siguro mga sa isang araw, 8 to 9 glass pwede na po yun. Para hindi mo mag-dehydrate yung maraming. Ingat-ingat po kayo kasi summer ngayon. And then, yung medyo may edad, lagi na lang kayong mag-towel-towel. Basahin nyo yung towel, punas-punas nyo, para hindi po kayo may stok-stok po kayo. Ang tabi-tabi lang po tayo. Kaya, tsaka hinainis sa pagkain na kayo. Kasi sobrang init. Grabe. Pwede lang magpapad sa ano, sa tubig, sa dagat. Guys, malapit ko na sa maulo. Saka yung tubig nila may dasa. Tapos na po tayo kumain. Try nyo talaga tumain yung salada nila. Masarap. Yung saladang papaya. Haluan mo lang ng kamate. Lipos. Pwede mong lagyan ng sibuyas. Ganun lang po kasimple yung saladang papaya nila. Marami po sila palang punong papaya. Marami silang bumang papaya. Thank you! Guys, dito nagtatapos ang ating video. Sana nagustuhan niyo po. Sana may natutunan po kayo. Pero affordable naman po yung budget dito. Sa halagang 150, makakapunta. Pero kung hindi po kayo kakain dito, it's 25 pesos na yun. Napakamura. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. So, bye!